Hi guys, good morning. So, kagabi, ginising ako ng mga messages ng mga tao na tarantang-taranta about sa video ni Project Nightfall about kay President Bongbong Marcos. Actually, he's very late. Very late. Sa totoo lang, kailan po ba hindi naging biased ang banyagang yan? And since when na ang mga banyaga ang magdidikta sa ating mga Pilipino kung ano ang totoo at hindi? I mean, naiintindihan ko na talagang yung klima sa pagde-defend natin kay PRRD ay talagang, oh my gosh. Ayoko na nga din magreklamo kasi 2 years lang yung ambag ko. Or 1.5 years. Pero syempre, di ba, may iba pa talaga na simulat sa pool pa talaga ng kanyang pagka-presidente ay talagang mega-defend na sa kanya. Napagod nga ako, day. Di ba? So, eto na yung magiging, ako ha, the way I do it. First of all, wag niyo po akong sabihan kung ano yung iko-content ko o hindi. Kasi the moment na gawin mo yan, bye-bye, hindi ko talaga gagawin yan. Because anything and everything in my pages and profiles are things that I feel passionate about, that I feel very vocal about, and those things that I want to do, not because somebody asked. Uulit-ulitin ko, not even President Duterte can tell me what to say in any of my videos. Kasi wala naman siyang script. Okay? Now, hindi ko gagawin for Bongbong Marcos ang ginawa ko for PRRD. Hindi na hindi ko sila mahal or whatever. It's just that, seriously? Seriously. Kakapanalan lang natin ng Monday. Taranta na kayo ng Biyernes. Ah, Sabado? Sabado ngayon? Oh? B, why are you on the defense? Why are you on the defense? And since when does it matter that a foreigner who knows nothing about us has more of a say about us than us? Gets mo yun? Wake up. Huwag ka mataranta. Hindi mo bebenoto sa BBM? Are we going to force people to like us just because of our choice? Hindi. Gawain ng talunan yan. Hindi natin gawain yan. Ang gawain natin bilang the super mega majority ay mag-focus sa transition ni PRRD pababa at ni President Bongbong Marcos elect at ni VP Sara Duterte elect na papasok ng July 1 onwards. Yan ang focus natin. Ang focus natin ay pakinggan kung saan ang direksyon ng ating gobyerno. Ang focus natin ay tayo ay magkakaisa at tulungan ng ating president, vice president at lahat ng itatalaga nila para hindi mananaig ang mga panira, ang Negatron at ang Ipis. Naging mas mahirap nung time ng 2016, nung 2022 kasi hindi naman po super mega majority ang level ni PRRD. Diba? Nagka-vice president pa siya ng salot ng lipunan. So, hindi talaga po naging madali. Kaya kailangan natin maging defensive. Pero sa papasok na administrasyon na ang president at vice president ay united, bakit pa po kayo natataranta? Kalma! Sabi ko, diba, ang panalong yun nakakaganda. Eh, bakit kayo nanggigising? Why would I care about what a foreign content creator says about my country when he knows nothing? When that's where he makes money, by making biased videos he knows nothing about. If we, in our hearts as Filipinos, respect President Bongbong Marcos elect as much as we do President Rodrigo Roa Duterte, we'd be calmer now than we were 2016 onwards. Yan lang talaga ang masasabi ko. Ngayon pa talaga ako hindi kakalma, ito talaga ang ibinoto ko at pinaglaban ko. Ngayon pa talaga ako papayag na may magngangak-ngak sa background ko kung alam ko that I am doing whatever I can to help this administration because I want to prove to the losers why they lost and why I won. So dapat kayo, hindi kayo insecure sa choices nyo kasi super mega majority po tayo. Kailangan ko po bang ulit-ulitin yan? Ito ang time na kailangan natin mas maging protective, mas maging patriotic, at mas focused sa pagtutulungan sa pag-unlad natin post-pandemic.
Ito na po ang start ng golden age ng Pilipinas. So kasama na din po yan ay i-defend ang ating sarili internally. Meaning to say, kung may sinasabi silang may ningangat-ngat sila na hindi mo gusto, block. Diba? Bakit pa natin hahayaan na may mandidiktang iba? Kung kailangan nila tayo, sinabi nga naman ni Ma'am Sara na tayo na po ang lalapit sa mga talunan. I do agree. Kasi tayo naman dapat ang maging magnanimous in victory. Tayo dapat ang maging humble, kind, and proactive. Kasi normal sa atin ng mga Uniteam supporters ang ganon. Kasi alam naman natin, di ba, kung ano ang ugali ng kabila. So dapat hindi na tayo shocked at natataranta. The more they do that, the more you expect that they will. Bakit? Because the bitterness runs deep within their core. Hindi pa ba kayo sanay sa ginagawa nila kay PRRD? Trust me. Eto, makikipagpustahan ako. Times 10. Pagdating kay President Bongbong Marcos sa term niya at kay Ma'am Sara Duterte. Times 10 ang paninira. Mm-hmm. Anak ng diktador na kinuha ang posisyon galing sa mamamatay tao na bastos ang bunganga. Pero ang anak ng diktador, mas worse kasi ang vice president niya, anak ng killer na bastos ang bunganga, pero itong vice president na to ay nanununto. Yan ang linyahan. Expect nyo na yan, mga besh. Kaya okay, eto ang gagawin. Pag may ngak-ngak ang mga ipis, block. Pag may sinasabi ang mga banyaga, block. Kawalan ninyo ang hindi nyo kilala, ang Pilipinas, paglalo na itong gumaganda. Kawalan po ito ng mga banyaga na walang alam. Bakit? Ang sinasabi ba ng mga ipis tulad nila Maria Ressa ay nakakabago? Nakakabago sa nangyari nung Lunes? Mababago ba? Liliit ba ang margin ng panalo ni BBM sa nanay nilang tanga? Hindi naman, di ba? Kaya eto na po ang gagawin natin, ha? Kalma lang, araw-araw. Nagpapanalo ka ng presidente na talagang pinaglaban mo at vice president na alam mong maraming magagandang bagay na magagawa. Yung mga katulad ni Larissa Hontiveros, expected yan. Muse talaga ng mga Negrotron sa Senado yan. Pag may sinabing maganda, ay dyan tayo magpanovena ng 5 buwan. Pero pag ganyan, yung ike-question niya kung bakit DepEd Secretary si Ma'am Sara, hindi natin i-question na saan ang 15 billion at bakit siya naging PhilHealth Secretary, Chervabels. Ganun lang yun, kalma. So sobrang hasana natin sa time ni President Duterte. Dapat sa time ni President Bongbong, talagang gumagana na tayo ng paypay. Diba? Sanay. Ganyan lang dapat. Okay? Kasi, this is our time to be better Filipinos. This is our time to be more patriotic in the sense that we are proud of the decisions that we have made. And we will stand by these decisions no matter how hard. And the best thing to do now is to help be proactive in running the country with the future president and vice president July 1 onwards. Nagkakaintindihan? Claro? Ingat! Mwah!